All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my claims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands, I lift it to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope, all of my plans, my heart and my hands, I lift it to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Salamat, O Diyos, muli sa araw na ito. Araw upang sama-samang ialay ang oras ng pananambahan. Panginoong Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa mga biyaya na binibigay at pinararating ninyo sa amin sa pang-araw-araw. Kahit sa karanasan ng paghihirap dulot ng pandemya, hindi makakaila ang pag-ibig at katapatan ninyo, O Diyos, sa amin. Sinasamba ka namin ng sama-sama dakilang Diyos kahit na walang pagkakataong pisikal na magkatipon-tipon. Hindi ito magiging
hadlang at di makakapigil sa amin upang ibigay sa inyo, Jesus, ang karapat-dapat na papuri at pagsamba. Inaalay namin sa inyo, Panginoong Diyos, ang online worship na ito. Buksan ninyo ang aming puso at isipan sa pakikinig ng inyong mga salita. Mangusap ka, O Diyos, sa lahat ng mga nakatuon ngayon sa online worship service na ito. Gamitin ninyo ang aming tagapagsalita upang maihatid ang nais niyong sabihin sa amin. Pinapahayag namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga pagkukulang at kasalanan. Alisin ninyo anumang hadlang sa pakikinig namin sa inyong mga salita. Magdulot kayo ng pagbabago sa aming buhay upang kami maging instrumento niyo, maging magandang patotoo at maging pagpapala sa mga tao sa paligid namin, sa aming mga gawa at pananalita. Muli, pinupuri ka namin, O Diyos. Ito po'y aming samot na langin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Ang ating pagbasa ay matatagpuan sa Santiago, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 6. Ang dila. Mga kapatid, huwag maghangad na magiging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod at napapupunta saan man natin ibig. Gayon din ang barko, bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao. Ay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo na palalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamang nakahahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno, ang apoy nito at napag-apoy ang lahat sa buhay ng mga tao. Pinagpala na ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Hi everyone! Welcome back and from my home to yours, God bless you. Ako po si Pastor Arnold Adriano ng Malabon Community Church. Ako din po yung host ng aming pong weekly broadcast na sa Facebook Live. So I hope you can join me dito and malaki pong maitutulong sa bawat isa po sa atin. Tayo po yung nagpapatuloy sa ating pong series na may pinamagatang Defeating Fear During the Virus Crisis. Ito po yung mga kaparaanan na pwede nating magamit, lalo na sa pinagdadaanan natin crisis sa mga panahon na ito. Would you believe na papasok na po tayo sa panglimang buwan ng pagka-quarantine po natin? And lagi natin pinagpipray na sana matapos na itong pandemic na ito, but still, the Lord has something to teach for all of us pa. Kaya hindi pa siguro sinasagot yung ating pong mga panalangin. Okay? So we go back sa Book of James sa pag-aaral po natin. Nasa part 17 na po tayo. Now, ang isa sa mga major theme po ng aklat po ng Santiago ay yung tinatawag nating self-deception or pandaraya sa ating sarili. Dinadaya natin yung sarili natin na pinipilit natin i-convince yung isipan natin yung isang bagay na alam naman ng puso natin ay mali. So, our heart knows na ito ay mali, pero pinipilit natin yung kaisipan natin na hindi, okay lang to, okay lang to. So, dinadaya natin ang ating pong sarili. So, we come back to this theme in the book of James over and over again, palagi po. Bakit? Because you and I can become all that God wants us to be hanggat nagsimula po tayong maging tapat sa ating pong mga sarili. Until na hindi tayo nagiging honest sa ating sarili,
pabalik-balik po tayo doon sa topic na yun. Now, the most common form ng pandaraya o self-deception is yung the way we talk sa ating pong pagsasalita. Na iniisip natin na tayo ay spiritual, na kung saan hindi naman. No? We think we are spiritual at hindi tayo self-centered. Pero sa mga bibig natin, doon po lumalabas yung katotohanan. We betray yung sarili natin. The way we talk shows that we are not nearly as mature as we think we are. Nahahalata po eh, sa pagsasalita natin, nalalaman kung tayo ay mature o hindi. Now, ang sabi po ni Santiago sa James chapter 1 verse 26, chapter 1 verse 26, sabi ganun, if you claim to be religious but you don't control your tongue, you are only fooling yourself and your religion is worthless. Whoa! Grabe! Na, ang linaw po na kung hindi mo kayang kontrolin yung inyong dila o yung bibig, yung religion mo daw ay walang kwenta. Ha? Ang palagay ko, pwede na tayo mag-closing prayer, dun pa lamang, eh, pagbulay-bulayan na natin yun eh. Ha? But James, binalikan pa niya itong topic na ito sa chapter 3, itong tema na ito sa chapter 3. At patuloy niyang tinalakay at nagbigay pa siya ng talagang graphic detail na nais ng Diyos na malaman natin o iniisip ng Diyos patungkol sa pananalita natin at sa mga sinasabi natin. Now, in James chapter 1, mahaba-haba pong talata ito mula verses 1 hanggang 15, pero yung pinabasa natin kanina hanggang verse 6 lang. Nagsimula po ito sa isang warning na doon at kasama po dito yung mga yung trabaho nila ay patungkol sa pagsasalita, kagaya ng pastor, no? Ito po yung kanyang sinabi. Basahin ko naman po yung talatang una. Okay? James chapter 3 verse 1, sabi ganun, dear brothers and sisters, not many of you should become teachers in the church. For we who teach will be judged more strictly. Kita niya? Itong talata na to, ito po'y nakakatakot para po sa akin. Bakit? Dahil bilang pastor, bilang nagtuturo, mas matindi, mas malupit, mas stricto yung standard, yung judgment na ipapatong sa akin dahil sa pagtuturo ko. So I need to be careful. Sabi nga ni Santiago, mag-ingat kayo sa mga nagnanais na magturo o hindi dapat na nagtuturo. Then sabi pa niya sa verse 2, indeed, we all make mistakes. For if we could control our tongues, we could be perfect and could also control ourselves in every other way. At nagpatuloy po si Santiago po dito sa hanggang verse 15 na nagbigay siya ng mga illustrations na yung kabayo, binigay niyang halimbawa yung kabayo dito, yung bang maliit na bukado sa bibig ng kabayo, na kayang kontrolin yung malaking kabayo at papuntahin yung kabayo kung saan man direksyon. At nagbigay din po siya ng illustrations ng malaking barko na kung saan sa maliit na timon ay napapaliko niya itong malaking barko na ito. And then nagbigay siya ng illustrations din yung maliit na apoy o tiny spark na kung saan kayang sunugin yung malaking kagubatan. So ito po yung mga illustrations na binigay po ni Apostol ni Santiago hanggang verse 15. So mula verse 1 hanggang verse 15, parang boom, 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 ganun ang ginagawa ni Santiago. Talagang sunod-sunod, no? Na talagang parang
pagsuntok ni Manny Pacquiao bawat verses ay merong tama. Ang sinasabi lamang po niya dito, kung hindi mo iingatan ang iyong dila, kung hindi mo iingatan ang iyong pananalita, yung bibig mo ang mag-overpower sa'yo. So kailangan po natin matutunan na ingatan. Kailangan natin turuan yung bibig natin. You need to learn how to manage your mouth. And we need faith. We need faith to really help us manage yung ating pong bibig. You have to learn how to watch yung salita natin. Okay? Sabi ni Santiago, yung maturity natin ay nasusukat on how you control yung dila mo. So today, we are going to look faith that helps me manage what I say. Isang pananampalataya na makakatulong sa akin para ma-filter ko yung mga lumalabas sa aking bibig. Bakit po importante ito? Why is that important? Bakit kinakailangan ko matutunan i-manage or pangalagaan yung aking pananalita? Bakit kinakailangan ko ang tulong ng Diyos para ingatan ko yung lumalabas sa bibig ko? Well, sa James chapter 3, nagbigay po siya ng tatlong very, very powerful reason. Bakit kinakailangan natin hilingin ng Diyos na tulungan niya tayong i-manage yung lahat ng sinasabi natin. At gumamit siya ng tatlong illustrations din para ibigay yung dahilan. Okay? Napakalinaw na larawan na pinakita ni Santiago. Ang una dahilan kung bakit kinakailangan po natin i-manage yung ating pong pananalita, everything that I say. And I need to ask God to help me because, number one, my tongue directs where I am headed in life. Yung dila ko, ito ang nagtuturo, nagdidirect kung saan patungo ang aking pong buhay. Yung salita ko, yung salita ninyo ay napakalaking impluensya po and control sa ating pong buhay. Hindi natin nare-realize ito eh. Kung gusto kong malaman kung saan patungo ang buhay mo for the next 5 years, ang kailangan ko lamang pong gawin ay pakinggan ko yung mga sinasabi mo. Yung pananalita mo. Because we shape yung mga words natin, but our words shape us. Dahil po itong dila natin na kahit na napakaliit, pinakamaliit na bahagi ng katawan natin, pero kapag ka napabayaan, itong power na ito ay napakalaking impluensya. At dito, tinuturo po ni Apostol o ni Santiago, itong maliit na bagay na to can apply enormous control sa buhay natin. Nagbigay po siya ng dalawang halimbawa. Verse 3, James chapter 3, verse 3. Ganito po, mapapasa natin. We can control very large horses by putting a small bit into their mouth. By controlling their mouth, we can turn the whole animal whatever direction we want to go. Okay? Now, imaginein po ninyo ito. Yung siguro malaking kabayo, siguro 2,000 pounds na kabayo. At pagkatapos, yung hinete niya ay siguro mga 95 pounds lang. Maliit lang siya, magaang lang siya. Sinasakyan niya itong 2,000 pounds na kabayo na ito at meron lang siya napakaliit na bakal doon sa bibig ng kabayo. No? Yung bit na tinatawag sa English o bukado sa Tagalog. No? Itong 95 pounds na hinete, kaya niyang kontrolin yung 2,000 pounds na kabayo. Diba? Kung tutuusin, mas makapangyarihan yung kabayo, pero sa maliit na bakal na yon na nasa bibig ng kabayo, kayang kontrolin ng hinete itong malaking kabayo. Now, ang point ko po ay ito. Just a bit of a sentence
or a bit of a praise, or a bit of a word, kayang baguhin yung direksyon ng isang tao. Yung maliit na pangungusap lamang, yung maliit na kataga o maliit na salita, kayang baguhin yung direksyon ng tao na yun. Marahil nakakaisip kayo na somebody right now na sinabihan kayo na yung maliit na salita na yon ay talagang naka-apekto sa direksyon ng buhay ninyo. Kagaya ng kabayo, yung maliit na bakal na yon, kayang pasunurin kung saan man papunta yung kabayo. Then, sa verse 4, chapter 3, verse 4, ganito po, or take shapes as an example. A tiny rudder makes a huge ship turn wherever the pilot wants it to go, even though the winds are strong. Nakasakay na ba kayo ng barko or to go ocean liner? Nakasakay na ba kayo ng ganun? Napakalaki. Meron siyempre malaking mga barko, no? Kagaya ng mga sinasakyan ng mga seaman natin na dito sa MCC. No? Ang laki-laki ng barko, ang lakas-lakas ng alon, pero yung maliit na timon sa barko na ito, kaya niyang palikuin yung napakalaking barko. Kahit na napakalakas ng hangin, kahit na napakalaki ng alon, kaya niyang palikuin pa rin itong barko na ito. Again, ito po yung point. Yung salita po natin ay parang timon. Pwede tayong dalhin sa tamang direksyon or pwede niya tayong ilayo. Mapapalayo tayo. Now, post lang ako sandali. At gusto ko magbigay ng advice sa mga magulang o parents na kagaya ko. Because as parents, alam nyo, minsan namamangha po ako when na-realize ko na yung gaano kalaki yung impluensya ng salita sa ating mga anak. No, tandaan po ninyo, anuman ang edad ng ating pong mga anak, tandaan po ninyo, madali po silang masaktan sa ating pong mga pananalita. Hindi lang yung mga bata, kahit na may mga pamilya na sila, by a single word, we can hurt them. So be careful about yung timon or rudder ng buhay po natin. Pansinin po ninyo, itong rudder na ito makes ships turn, sabi nga ni Santiago. Yung dila po natin ay steering wheel ng buhay natin. Ito po yung nagpapaliko. So kung ayaw po ninyo yung direksyon ng buhay natin, kung saan patungo yung buhay po natin, kailangan po natin siguro baguhin yung pamamaraan ng ating pong pagsasalita or even as we talk to ourselves. Because yung dila po natin, ito ang nag-didirect na ating pong buhay. Sometimes, mas madali pa siguro na wag na lang magsalita. Particularly, no, kung gustong-gusto mo nang magreklamo, natutunan ko po, minsan, mas maganda pang tumahimik na lang. Especially sa social media. Mas magandang tumahimik ka na lang. So we have to choose our words very, very carefully. Proverbs 13 verse 3. Kawikaan 13 verse 3. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan.
Yun po yung revised Tagalog popular version. Okay? Hindi ko na kailangan paliwanag yun. Una, I need to manage yung bibig ko because yung bibig ko o yung dila ko directs where I am headed. Kagaya ng bukado sa kabayo at kagaya ng timon sa malaking barko. Second, I need to manage my word and I need to ask God for help to filter my words because, number two, my tongue can destroy what I have. My tongue can destroy what I have. Punta po tayo sa verses 5 at saka 6 na kung saan itong dila natin naman ay kayang magwasak. Ang bilis niyang manira, ang bilis niyang magwasak. Verse 5, chapter 3, verse 5. Your tongue is a small thing, but what enormous danger it can do. Just like a tiny spark can set a great forest on fire, your tongue is also a dangerous fire. Now, kaya nyo bang ilarawan sa isipan po ninyo? Imagine ninyo, ito napakagandang kagubatan na ito. No? I-imagine nyo, i-picture nyo sa isipan nyo. No? Biglang naubos o nasunog itong kagubatan na ito sa maliit na spark. Maliit na apoy lamang. Nasunog lahat. Totally destroyed. Dahil lamang sa maliit na spark na yon. Naalala nyo, last January sa Australia, yung wildfire na kumalat. Okay? Kadalasan po, nangyayari ito dahil merong isang camper na talagang naghagis ng maliit na upos ng sigarilyo at yun, nasunog na. Now, James, nagbigay po siya ng parallel dito. Na kagaya ng reckless na trabaho ng isang camper sa isang kagubatan, yung bibig po natin, kung hindi po tayo magiging maingat, ay kayang magwasak po ng buong-buong buhay. Chismis ay kagaya ng apoy. Ang bilis-bilis kumalat. Kung gaano kabilis kumalat, gaano kalaki din yung kaguluhan na idudulot. May nakilala na ba kayo na tinatawag na verbal arsonist? Ginagamit nila yung pananalita nila upang sunugin, magsunog ng buhay. Yung mga maling pananalita ay kayang tupukin, masunog. Alam natin ito. Minsan, nakakapagsalita po tayo ng mga maling salita at nagbuga o parang nasunog na lang. Lumala. Dahil sa maling salita na yun. Narinig natin yung naluto na naman si ganyan. Pag may pinag-uusapan, ako naluto na naman. Na parang sinusunog natin itong mga tao na ito sa pamamagitan ng ating pong mga pananalita. Ewan ko lang, pero ilang tao na kaya yung pinabayaan natin, yung bibig natin ang makasira? O ilang tao ang kilala ninyo na nasira ang kanilang karir dahil sa kanilang bibig? O ilang tao po yung nalaman ninyo na nasira ang kanilang marriage relationship dahil sa kanilang bibig? Ilang reputasyon ang nasira dahil dun sa maliit na salita o sa bibig nila? Or maybe a friendship was destroyed because of their mouth. Or even a church was destroyed because of a single word. Ang nakakamangha po dito, nakakagulat po dito. Yung apoy at yung salita natin, kapag ito'y under control, nakapagbibigay po ng init, nakapagbibigay ng liwanag, di po ba?
Basta control, under control siya. Pero kapag yung apoy o yung bibig natin, salita natin ay out of control na, hindi na kayang kontrolin, ito po'y nakakasira na ng buhay. And we can lose everything. Gusto ko pong isulat po ninyo itong talata na ito. Proverbs 18, 20, and 21. Hey, if you have your Bible, Proverbs 18, 20, and 21. And I want you to memorize this verse. Sabi ka noon, you will have to live with the consequence of everything you say. What you say can preserve life or destroy it. So you must accept the consequence of your words. Kita nyo? Gusto kong i-memorize po yun ito. So again, sabay-sabay po natin basahin muli itong Proverbs 18 na ito. Okay? Para ma-memorize natin. Gusto ko pagdating ninyo, pagkukuha nyo ng Bible ninyo, kulayan nyo itong verse na ito. Okay? Sabay-sabay natin basahin muli. Ready? Go! You will have to live with the consequence of everything you say. What you say can preserve life or destroy it. So you must accept the consequence of your words. My words not only determine yung direction ng buhay ko, but they can also destroy what I have. Look at the next verse, James chapter 3, verse 6. Among all the parts in your body, your tongue, the one that causes the most wickedness and spreads evil everywhere. It can corrupt and ruin your whole life. It can turn the entire course of your life into a blazing fire of destruction because it is set on fire by hell itself. Now, gusto ko pong pansinin po natin yung dalawang bagay na to dito sa verse na kababasa ko lang. Una, tanayin ko kayo, ano po ba ang pinakamahalay na bahagi ng inyong katawan? Ng ating katawan? Pag-isipan po ninyo. What is the filthiest part of your body? Or aling bahagi ng katawan natin ang nakakapag-create ng pinaka-nakakahiya? Or, let me put it this way, aling bahagi ng katawan po natin ang pinakamadalas magkasala? Maraming mga Kristiyano, ang iniisip nilang sagot dito sa mga katanungan ko ito ay yung mga sexual parts ng katawan natin. Pero ang sinasabi po ng Diyos na sa talata na binasa natin, yung bibig natin, yung dila natin, ang pinakamadalas magkasala higit pa kesa sa ating pong sexual organs. Now, ilang pong mga Kristiyano ang nasasaktan by all kinds of sexual sins sa buong mundo, sa sanlibutan na ito. And pero pagdating naman sa kasalanan ng bibig, ay parang okay lang yun. Kung pag-aaralan po ninyo ang buong Biblia, makikita po ninyo na mas madalas pong banggitin sa Bible yung patungkol sa kasalanan ng bibig kesa po dun sa sexual sin or senses natin. Bigyan ko po kayo ng konting listahan lang okay, na kasalanan ng bibig po natin. Ito po yung mga kasalanan. Kasalanan ng bibig natin. Una, backbiting. Nakatalikod siya at pinagsasabihin mo siya masakit. Pagsisinungaling, pagbabanta, cursing, pandaraya, pagyayabang, panunuya, paninira, okay? mga salitang mapagkunwari, complaining,
Bitter words. Pambobola. Yes po. Kasalanan po yung pambobola. Fault finding, paninirang po rin, panghusga, masasamang salita, chismis. Ito po, lahat na ito ay sangayon sa Bible ay mga kasalanan. Mga kasalanan na nilagyan natin ng sanitizer. Kaya minsan, hindi na tayo nahihiya pagka nagagawa natin. Pero pagdating dun sa sexual sin, nahihiya tayo. Pero yung bibig ng, yung kasalanan ng bibig, wala. I want you to note this. Okay? Ito yung pangalawang bagay dito sa talata na binasa ko. Okay? Basahin ko po sa inyo. Words create a chain reaction. Words create a chain reaction. Kung pag-aaralan po ninyo yung kasaysayan, matutuklasan po ninyo na lahat po ng mga gera, ang mga gera na ito ay nagsimula sa maliit or konting masasakit na pahayag at yun na, nag-react na, nag-gera patani na dahil lang doon sa konting masasakit na pahayag. Here's another verse na gusto kong isulat po ninyo. Proverbs 21, verse 23. If you want to stay out of trouble, be careful with what you say. Nandino po. Kung gusto mong umiwas sa kaguluhan or masama, ay magpigil ka ng dila mo, sabi ninyo. Proverbs na yan. Ang susunod naman po, Santiago, tinalakay naman niya yung tungkol sa zoo. No? Ito yung mga illustrations na ginamit niya doon sa mga paano kinokontrol ng pananalitaan natin yung direction ng buhay natin. Hindi lang control yung direction but can destroy everything that we have. James chapter 3 verse 7 hanggang 8. People can tame all kinds of animals and birds and reptiles and fish, but nobody can tame the tongue. It is an uncontrollable, evil pool of deadly poison. Wow! Huh? Pakinggan niyo po ito. Ang sabi po ng Panginoon, humanly speaking, yung dila natin is uncontrollable. Sabi po ng Diyos, kung wala ang tulong ko, wala kayong pag-asa. Hindi nyo kayang kontrolin yan. Ang sabi niya, it is an uncontrollable evil. It is wild. It is always liable to break out. Pwede siyang magwala. Now, bakit kaya yung mga zoo, okay? Matataas yung mga harang nila, matataas yung mga pader nila. Bakit? Ay, dahil itong mga hayop nito na nandoon sa loob ng zoo na yon, pwede silang magwala. At kapag nagwala sila, pwede silang makasakit. At syempre, madidemanda yung zoo na yon. Kaya tinataasan nila. Dahil alam nila itong mga hayop na yon, eh posibleng magwala sila. Ang sabi ko ni Santiago, sabi ko ng Panginoon, ganyan ang inyong dila. Punong-puno ng deadly poison. Parang kamandag ng isang ahas na isang patak mo lang kaya nang pumatay. Yung dila natin, ganun din po siya ka-deadly. You can assassinate people's reputation sa pamamagitan lamang po ng bibig natin. Madalas pong gawin po yan every single day, every day sa social media. Kung makapatay sila ng reputasyon ng tao sa pahayag nila sa social media.
Sabi po ng Panginoon, I need to manage my words because, una, yung dila ko can direct where I am headed. Then sabi pa niya, I need to manage yung bibig ko, yung dila ko, dahil it can destroy whatever I have. Number three. Ito po yung pangatlong dahilan na binigay po ng Panginoon. That we all need to manage yung bibig natin and that we all need to ask God for help. Number three, my tongue displays who I really am. Pinapakita niya kung sino talaga tayo, yung totoong tayo. Pinapahayag niya yung ating totoong character. Pinapahayag niya yung ating true identity. Pinapakita niya yung totoong laman ng puso natin. Yung pananalita po natin, pinapakita nito how spiritually healthy or how spiritually sick you are. Napansin niyo ba? Nakapag ikaw ay nagpapacheck up sa doktor at gusto niyo i-evaluate yung kalusugan mo, ang unang-unang ginagawa niya, papalabas niya yung dila mo, titignan niya yung dila mo. Isipin lang ninyo, pag tinignan niya yung dila mo, dila natin, kaya niyang i-assess yung kalusugan ng buong katawan natin. At sa paggawa niya ito, natutuklasan niya kung ano talaga yung nararamdaman natin, what is inside us. Now, remember this. Your mouth shows what's going on inside of your heart. At ganito po ang sinabi po ni Santiago. Okay? Sinasabi lang niya kung gaano ka-inconsistent yung dila natin. Verses 9 and 10, sabi niya, we use our tongue to praise our Lord and Father. But then we use the same tongue to attack and curse other people who've been made in the same image of God. So blessing some people and then cursing other people comes out of the same mouth. Listen, my brothers and sisters, this should never happen. Ang nakakagulat po dito, no? Ang bilis-bilis pong magbago natin tayo sa pamamagitan ng salita natin. Na pwede kang maging worship leader in 1 minute and then a dirty politician in another minute. Sa church, pwede natin ibigay yung pinaka mataas na pribileyo ng pagpupuri sa Panginoon. But then, pagsakay natin sa jeep, pauwi, nagtatalo na tayo. Isang sandali, ikaw ay sinagsasabi ka ng, praise the Lord! The next minute naman, sinasabi mo, shut up! Ang sabi ni Santiago, yung bibig natin, yung dila natin, ay napakalaking kontradiksyon. Ganun din yung dila ko. Na, gusto ko pong pansinin po ninyo ito. Sabi po ni James sa verse 9, you attack and you curse other people who have been made in the same image of God. Okay? Sinisiraan natin, inaalipusta natin yung mga tao na nilikha sang-ayon sa wangis ng Diyos. Tanungin ko po kayo. A very personal question, siguro. How do you talk about people na hindi sumasang-ayon sa iyo politically? Do you treat them as human being? Or do you look at them parang utong lupa? Kayo ba'y magalang sa kanila? Do you treat them with dignity? Do you treat them with respect? How do you talk to people who are different than your religion? Mabilis ba natin masabi sa kanila, ay naku, papunta ka ng impyerno, masusunog ka sa impyerno. How do you talk
about people na ibang lahi nila kaysa sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Santiago, hindi mo maaaring itrato yung tao with disrespect na kung saan sila ay nilikha sa sariling wangis ng Diyos mismo. You cannot treat them with disrespect. Ang sabi ng Panginoon, good and bad should not be coming out of the same mouth. Can I just be honest with you? Isang bagay po na talagang nababahala po ako. Pinaka nakakabahala po sa akin is yung bakit kung minsan nasasabi po natin yung mga masasakit na pananalita sa mga taong mahal natin sa buhay. How can I say the most unloving things to the people I love most? Nababahala ba kayo doon? O ako lang ang nababahala doon? Na kung sino pa yung mahal ko, yung pa ang napagsasabihan ko ng masasakit. Minsan ka, napagsabihan pa ako ni Ate Ace, ikaw, pagkaharap mo yung mga taga-church, ang bait-bait mo magsalita sa kanila, pero pagdating sa amin, ouch. Bakit that I can speak loving and kind words sa mga mahal ko sa buhay in one moment and another moment, bigla na lang ako magwawala, magsisisigaw. Hindi ko po alam, but nalulungkot po ako doon. It grieves me. It grieves me deeply. Na minsan I can be impatient and even minsan masakit ako magsalita to the people that I love most. Do you struggle with that? Ganun din ba kayo? Bakit kaya? Anong dahilan dito? Well, si Santiago, sinagot niya po ito sa susunod na talata. Mahaba po itong talata na ito, pero basahin natin ng dahan-dahan. Verses 11 hanggang 15, chapter 3, okay? Basahin natin. Sabayan niyo ako. Does a spring of water bubble out with both fresh water and bitter water? Does a fig tree produce olives or a grapevine produce figs? No. And you can draw fresh water from a salty spring. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. Verse 15, for jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. Now, sinasabi po ni Santiago dito, kung ano ang nasa balon o nasa sa tubig, yun ang lalabas sa poso. Kung ano ay nasa puso ko, yun ang lalabas sa bibig ko. Kung ano yung puno, yun ang magiging bunga. Pwede po ba mangyari yung chemistry ay magbunga ng kalamansi? Hindi pwede. Meron kaming kalamansi, kamyas dito eh. Here's the point. Gusto ko yung sulat po ninyo ito. Okay? Write this down. My deeper problem is not my tongue, it is my heart. Ang pinakamalalim na problema ay hindi yung dila ko, kung hindi yung puso ko. Yung bibig ko ang siyang nandadaya.
siya ang nagbibetray sa akin. Kung ano talaga yung nasa laman ng puso ko, yun ang nagpapakita. Siguro nagamit na natin itong mga dahilan na ito eh. Minsan sinasabi natin, hindi ko alam kung bakit nasabi ko yun. Talaga, hindi naman ako talaga yun eh. Hindi ko alam ba't nasabi ko yun. Talaga lang. Sa totoo lang po, yun talaga kayo. Huwag na natin dayain pa yung sarili natin. Huwag na tayong mag-excuse pa. Huwag natin dayain ang sarili natin. Sabi po ng Panginoon sa Matthew 12:34, for out of the overflow of the heart, the mouth speaks. So, yun naman talaga ng puso natin, lumalabas sa bibig natin. So, ano po ang solution? What's the solution? I mean, ito yung problema eh. Na kung sa sarili lang natin na hindi natin kayang isolve. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo kaya yan. So, anong kailangan kong gawin? Well, every day, every single day, kailangan gawin natin itong dalawang bagay na to for the rest of your life. So, what's the solution? Number one, ask the Holy Spirit to change my heart. Ask the Holy Spirit to change my heart. I need to do that every day of my life. Araw-araw. Hihilingin ko yung Holy Spirit na baguhin niya yung aking puso, yung aking pananalita. Hindi lamang yung bibig ko, hindi lamang yung pananalita ko, hindi yung puso ko. Ezekiel 18:31. Let's read this verse. Okay? Sabi ganun. Rid yourself of all the offenses you have committed and get a new heart and a new spirit. Sabihin lang natin, God, I confess, I need a heart transplant. Kailangan ko ng bagong puso. Yung puso ko, Panginoon, hindi na ayos, madumi na. I need a heart transplant. Matthew 12:34, sabi ng Panginoon, for out of the overflow of your heart, your mouth speaks. Yung kanina. Na talagang nabibisto tayo kung ano laman ng puso natin sa bibig natin. The truth is, I don't really have a tongue problem. Wala akong problema sa bibig. I have a problem sa heart. You see, kapag ka yung isang tao ay nakapagsalita ng malupit na salita, nagpapahayag lamang po ng galit na puso. Kapag ka nagsalita ng mga negative na salita, nagpapahayag lamang po na meron siyang takot sa puso niya. Yun ang nagpapahayag. Somebody na hindi pala kaibigan yung bibig niya, nagpapahayag na matigas yung puso niya. Somebody na critical yung dila niya, nagpapahayag na mapait yung puso niya. Somebody na nagmamayabang palagi na dila, nagpapahayag na insecure na puso. Somebody na merong maduming bibig, maduming dila ang lumalabas, nagpapahayag na impure heart. On the other hand naman, somebody with an encouraging tongue, ang sinasabi lamang po nito, masaya yung puso niya. Somebody na gentle yung dila niya, ang sinasabi lamang, loving, mapagmahal yung puso niya. Somebody with a controlled tongue, napipigilan yung dila niya, ang sinasabi lamang po nito, peaceful yung heart niya. Now, listen. Hindi po makakatulong kung pipinturahan mo lamang yung puso ng magandang pintura. Pero kung lason naman yung nasa loob na tubig, hindi po pwedeng baguhin yung panlabas para mabago yung nasa loob. Kailangan magpabago tayo sa loob. And God specializes in heart transplants. Yun po ang kayang ibigay ng Panginoon sa atin. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation.
The old has gone, the new has come. Nung nagkasala po si David ng Alunyasha, sinulat niya po sa Psalms 51. Ang sabi niya, create in me a clean heart, O God. Yun po yung kailangan po natin gawin. Hilingin po natin sa Panginoon, patawarin niya tayo. Sa mga pagkakasala natin, at bigyan niya tayo ng panibagong panimula. Bigyan niya tayo ng bagong puso. We need to pray that every day, sa buhay po natin, we need to pray for that. Number two, not only that we need to ask the Holy Spirit to give us a heart transplant, number two, ask God to help you manage your mouth every day. Ask God to help you manage your mouth. You need supernatural power. Hindi mo kaya sa sarili mo yon. Psalm 141 verse 3, Lord, help me control my tongue and help me be careful about what I say. I-summarize po natin, okay? The greater proof na ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, ang pinaka malaking ebidensya, katunayan na ikaw ay puspos ng Holy Spirit is not speaking in tongues na hindi mo alam. The greatest proof is it is controlled in the tongue that you know. Yung po yung proof of being filled with the Holy Spirit, kaya mong kontrolin yung dila mo. Now, James, sabi nga noon, James chapter 1, verse 19, pinabalikan po natin palagi ito, be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ilang beses na po natin binanggit yung talata na yan. Ang sinasabi lamang po, gamitin mo muna yung isipan mo bago mo paandarin yung bibig mo. Think before you speak. So, summarize po natin. Ano ba ang nagagawa ng dila natin about us? What does your tongue say about you? Kung i-re-replay po natin, no? Kung merong malaking tape recorder, nire-record lahat yung conversation natin for the past week, ano po ang matutuklasan natin patungkol sa inyo? Anong direksyon kaya ng dila natin tayo dinadala? Ano ba yung madalas na pinag-uusapan ninyo? Ano ba yung madalas na sinasabi ninyo? Now, the only way to get control of your tongue, to manage your mouth, to tame your tongue, to watch your words, is to let Jesus Christ have control in your heart. Kagaya ng bukado at saka ng timon sa buhay natin, you must be under the control of His strong hand. Hindi ka malakas sa iyong sarili lamang. Kailangan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. As we close, I want to invite you. Kung hindi mo pa nagagawa ito, hindi mo pa nabigay ng 100% ang buhay mo kay Kristo. Or maybe in the past, nagkaroon ka na ng commitment na kagaya nito. Brahe, nag-commit ka na pero lumayo pa lang. Lumayo pa siguro. And because of that, wala siyang 100% control in your life. Lumalabas sa pananalita natin yun. Hindi lang sa pananalita natin, lumalabas sa attitude natin. Attitude natin towards other people.
I want to invite you to follow me in this prayer of total commitment to Jesus Christ para matulungan ka niya to get control of your mouth, which controls the direction of your life. And it kapag hindi mo na-control yung dila na yan, maaring masira yung buhay natin. Would you join me in prayer? Would you bow your heads? At tayo po'y manalangin. Father, I thank you for this word. Napaka-practical, napaka-relevant. Ang laki na naitulong sa buhay ko. Sa buhay namin. Lord, naniniwala ako, na wala pong taong nakikinig ngayon na hindi niya nakuha itong mensahe na ito. O hindi niya kailangan itong mensahe na ito. Panginoon, ako mismo kailangan ko itong mensahe na ito. At alam ko, lahat na nakikinig ngayon, kailangan namin itong mensahe na ito. Panginoon, sabi mo po na yung dila namin na uncontrollable, hindi namin kayang kontrolin. Wala kaming kapangyarihan. But we need your spirit sa buhay namin, Lord. So today, we open ourselves to you. No, sabihin niyo po ito. Sabihin niyo, Dear Jesus Christ, please, take over 100% ng buhay ko. Kasama nitong puso ko, kasama na itong bibig ko. Sabihin niyo, God, I need a new heart. I need a new mouth. Sabihin mo, Lord, I need a new heart transplant. Naamin ko na kailangan kita, Panginoon. Hindi ko kayang kontrolin yung bibig ko. Hindi ko kayang kontrolin yung sarili ko. Nihiling ko na patawarin mo ako, puspusin mo ako ng inyong spirito. Ikaw na ang humawak sa timon ng buhay ko. Ikaw na ang mag-maniobra, ikaw na humawak ng bokado ng bibig ko. Dalhin po ako sa tamang direksyon. Panginoon, higit sa aking kaalaman, ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo ng 100% mula ngayon. Salamat po sa kaligtasan na ipinagkakaloob. Panginoon, salamat po sa umaga na ito na kami po'y muli mong sinamahan. Patuloy mong pagpalain pa ang online communion namin. In your name we pray. Amen. Amen. Welcome back po, church family, and welcome sa ating pong online communion. Gaya nabanggit ko kanina, papasok na tayo sa panglimang buwan ng ating pong pagka-quarantine. So, ibig sabihin, panglimang buwan na natin ito. 5 times na tayong nag-communion. Okay? So, again, itong communion pong ito ay just a reminder for all of us na hindi na kinakailangan na nasa physical building tayo to do communion. In fact, yung unang-unang pagkakataon na nag-communion yung mga alagad, ay napaka-simpleng lugar lamang
na sila lamang ng mga alagad ang nandoon kumakain ng hapunan upang alalahanin lamang yung new covenant na pinagkaloob ng Panginoon. So this event na ginagawa natin is a reminder for all of us. And gusto kong i-share po sa inyo itong talata na ito. Sa English, sa verse 23, 1 Corinthians 11, sabi nga noon, on the night he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Okay? On the night he was betrayed, Jesus took and gave thanks, sabi nga noon. Alam nyo, hindi po madalas na gamitin po natin yung salitang betrayed at saka thanks sa isang sentence. Hindi po natin nagagawa yon. Much more sa ating pong puso, hindi natin magawa yon. Na if you are betrayed, feeling betrayed, nahirapan ka magpasalamat. Pero ang Panginoon, ginawa niya po ito. Mga kapatid, sa ating pong pinagdadaanan ngayon na COVID-19, if we feel betrayed dahil hindi normal ang pangyayari, well, the Lord Jesus Christ, kahit na felt betrayed siya, He gave thanks pa rin. So, as we remember ito pong element, itong communion na ito, let's just think about that. That we can always say thank you. Na hindi man maganda yung kaaya-aya o hindi man kaaya-aya mga nangyayari sa atin. As we do this communion, we can always say thank you, Lord. Thank you. So as we remember this, pasalamatan natin una-una ang Panginoon. Binigay niya kanyang buhay sa atin. Na kapag ka, kahit na nag-iisa ka na lamang tao sa mundo, ibibigay pa rin ng Panginoon ang kanyang buhay. Ganun pa niya ang mahal. Mahal na mahal kanya. So I trust na nakapag-prepare na kayo ng mga elements. So, sabay-sabay po tayo ngayon. Ganapin po natin itong communion nito. Muli po babasahin ko yung talata natin sa mga taga-Korinto. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kunin po natin ang ating po mga tinapay, crackers, at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po. Nung gabing ikaw ay pinagkanulo, sinabi mo, itong katawan na ito, itong tinapay nito ang nagpapaalala ng inyong katawan na napahirapan. Lord, sa pagganap po namin itong pinagtagubilin mo ito, inaalala po namin ang inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Lord, we remember you. A simple act of remembering how great your love towards us. Na napakalaki ng pagmamahal mo sa amin na tiniis mo ang lahat ng paghihirap, binigay mo ang buhay mo para lamang sa amin. God, we ask that you will just bless itong tinapay na ito. And I ask God na i-bless mo rin po ang lahat ng kasabay ko ngayong umaga na ito. Pagpalain mo po itong tinapay na ito, pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. Sabay-sabay po tayo sa tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitipay ng aking dugo. Tunguin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Muli po, ng gabi yon, kumuha siya ng saro at sabi niya, ito ang aking new covenant. Wala na yun sa Old Testament. Ito yung new covenant that because of His blood,
napalaya tayo, napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagtanggap namin nitong mga saro na ito. Nagpapaalala ng dugo mo na nabuho sa Kalbaryo. Naglilinis sa bawat isa sa amin. Panginoon, dahil kami tumanggap sa inyo bilang tagapagligtas ng buhay namin, kami pinatawad na. Yun po yung inaalala namin ngayong umaga, na kami po ay nilinis mo na, pinatawad mo na, ginawa mo na kaming banal sa inyong harapan. Kami ay mga banal na. Not because of us, because of who we are, but because of what you have done on the cross. Panginoon, salamat po sa pag-alala namin ito. Hinihiling namin, Panginoon, pagpalain mo itong saro na ito at pagpalain mo rin po ang bawat isa sa amin. Amen. Sabay-sabay po tayo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat po na hindi makakahadlang ang quarantine upang ganapin po namin ito. Mula sa lahat, kapiling ka namin, Panginoon. San man kami naroon, alam namin na ikaw ang kasama namin. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nakabahagi po namin sa pananambahan na ito. Nakabahagi po namin sa communion na ito. Ang hiling ko po, Panginoon, ay patuloy mong igawad po ang inyong pagpapala sa lahat-lahat ng naabot ng broadcast na ito sa pamamagitan po ng inyong lingkod. Ang biyaya ng Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Banal na Espiritu sumaatinawa mula ngayon magpakailanman. Amen. Spells all my fears.